mangyayari pala yung mga ganoon. Dati kasi isa lang. Lumipas ang panahon, nagkaganyan. Hanggang noon pa pala, may mga ganito na. Bukod pa yung bansag. Ano po? Yan, Mark chapter 2, verse 17. Dito unang ipinakilala yung salitang Levi na tinutukoy yan ay si Mateo nga po. At sa kanyang pagdaraan ay nakita niya si Levi na anak ni Alfeo na nakaupo sa paningilan ng buwis. At sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin, at nagtindig siya at sumunod sa kanya. So malinaw, alas parallel passage nga, isa, si Mateo ang tinutukoy. Lucas 5:27. At pagkatapos ng mga bagay na ito, siya'y umalis at nakita ang isang maniningil ng buwis na nagngangalang Levi na nakaupo sa paningilan ng buwis at sinabi sa kanya, sumunod ka sa akin. So yung tala ni Mateo, ayon sa Gospel ni Mateo, yung tala ni Marcos, ayon sa Gospel ni Marcos, at yung tala ni Lucas, ayon kay Lucas, iisa ang tinutukoy na tao na si Levi at si Mateo ay iisa lamang. Ano, yun yung sinasabi natin na context dito na kung saan hindi tayo pwede mag-apply ng iba. Dahil ang sabi sa commentary, ang dami-dami. Halos mababasa mo dyan, nasa 20 o 50 na items na sinisira. Hindi si Levi yun. May sinisingit pa nga silang pangalan dyan eh. Si Abraham daw yun. Ito mo nga. Yun yung sinasabi natin na mamamali. Kaya bilang nagre-research, nag-aaral ng salita ng Diyos, dito lang ang aking tinitingnan, hindi rin ako naniniwala sa mga sinasabi natin nung una, yung mga kasaysayan. Dinadagdag lang natin para palawakin yung iba pang makikita natin informasyon doon sa tao na yun. Nasa atin na kung tatanggapin natin o hindi, ang mahalaga, makita natin yung nakasulat na halos tumutugma sa kanilang mga sinasabi. Natatandaan po natin na itong si Mateo at si Levi ay isa po. Naipit. Matthew the publican becomes a disciple. In the land where Jesus lived, there was among the Jews one class of people whom all other Jews despised. Yung parang mga kinaiinisan nila itong mga class na ito ng tao. This class was the publicans or tax gatherers who worked for the Roman government. Pala yung sitwasyon noong una na kapag hindi ka nagbigay, nalama, saan nakatira ito? Sa Judea. Anong pangalan nito? Jose. Sumbong niyang kay sa Roman government, patay ka. Aarestuhin ka niyan. Dati kasi, ang lalaki ng mga umaaresto, ang dami. Parang mga kuyog, ano? So dito sa sitwasyon na ito, alam na alam ng mga tao na kapag ka ikaw ay isang maniningil ng priest o publicans, ikaw ay masama. Yan po ang nakalagay sa kanilang mga isipan. Not all the publicans robbed the people by asking too much tax money from them. But because many of them did this, ayun, marami palang gumagawa sa kanila noon. Na talagang noon pa man, talamak na nangungupit sa kabanang yaman. Sabi nga. Did this, the people believed that all of them were guilty of such wrongdoing. And they called every publican a sinner. Kaya sila nagtataka, ito yung Mateo ah, na maniningil ng buwis doon. Ano ang kasakasama nitong Jesus na ito na isang taong makasalanan, maniningil ng buwis, yung binabanggit kanina. Tapos hindi pa natapos po doon, kasama pa niya yung maraming maniningil ng buwis, inaaralan na ang ating Panginoong Jesus. At yun nga, nakalagay sa isipan ng ilan, noong una ayon doon sa kasaysayan, kapag ikaw ay isang maniningil ng buwis, masama kang tao. So sa ating Panginoong Jesus, ipinakita niya ay gaano ka pa kasamang tao kapag ikaw ay tinawag, eto, sumunod ka sa akin. Ito po ang tinatawag na istorya. One day while Jesus was passing along the street in the city of Capernaum, he saw a man named Matthew sitting at a publican's table, taking the tax money from the people, although Matthew was a publican whom other Jews despised. Jesus saw the heart. Yun. Nakababasa siya ng puso eh. Kaya kapag binanggit niya yung salitang follow me, sunod naman agad. Ang dami-daming dumadaan, ba't hindi niya sinabi yan, oy, follow me. Hindi. Nakabasa niya yung puso. Jesus saw the heart of this man and he knew Matthew would make a good disciple, so he called this publican to follow him and Matthew gladly left his money table and obeyed the call.
sumunod siya doon sa pagkatawag sa kanya. Tingnan ko po kung matatandaan ko yung tinatawag na talata na kung saan ang Panginoong Yesus ay nakababasa ng puso. Hindi ako nagkakamali, nandito yun sa John chapter 2, yun, verse 25. Saan po natin? Sa John chapter 2, verse 25. Ang sabi po ay ganito,